Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Isa ang lechon sa itinuturing na spotlight ng mga handaan. Mapa-fiesta man yan, birthday, anniversaries, at lalong-lalo na tuwing Pasko. Pero dahil sa banta ng ASF na sinabayan pa ng pandemya, naging matuman ang bentahan ng lechon. Ngayong umaga, makakasama natin si Sir Jun Carriaga, isang lechonero mula Nueva Ecija. Magandang umaga po, Sir Jun, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV! Magandang umaga rin po, ma'am. Nako, sir, thank you very much po for your time, ha? Ngayong umaga, kamusta po kayo? Ito po, sa awa ng Diyos, nakakaraos pa rin po naman kahit po may pandemya. Nako, good news po yan. Pero sir, kamusta po ang lechon business po natin dyan sa Nueva Ecija? Tumumal po ang bentahan dahil po ng pagmahal ng baboy. Sinabayan pa po ng pandemic at nawala po kasi mga social gathering. Sir Jun, pwede niyo po ba kaming bigyan ng ideya kung ilang taon na ang mga baboy na kadalasan pong nililechon ninyo at alin po ba ang mabenta sa inyong mga suki o mamimili? Sa panahon po na ito, kadalasan lang pong ino-order ng mga order na lechon po sa 30 kilos po sa live. 30 kilos to 40. How about naman po yung lechong baka at tupa? Mabenta po ba ang mga ito lalo na po noong pwede pa ang mga okasyon? Noong may pwede po pa okasyon, madalas po ang lechong baka at tupa. Sir, ano magkano po ba yung difference po ng baboy, baka at tupa? Ang order po kasi ng lechong baka po ngayon, asa 40,000 po ang halaga. Wow! Ang baboy po kasi, nakakabili po ngayon, pinakamababa, 10,000. Mm-hmm. Yung tupa naman, sir? Ang tupa po, pinakamababa pong bigayan po ng tupa, 12,000. 12,000. Mas mahal ang tupa kaysa sa baboy. Naku! Yes po, mahal po. Pero sir, may curious na rin po kami, ha? Insights lang po, gaano po ba katagal ang paglilechon at ano po ang maaari o ang sekreto para maging malutong ang masarap na balat ng inyong mga lechon? Nakakagutom to, ha? Ang isang lechon po 30 kilos, halos 2 to 3 hours pong nililechon. Pagpapalutong naman po nito kasi mas maganda po kasi nililechon talagang malutong. Pag ito po ay backyard, pero karamihan po kasi ng baboy ngayon puro farm, imported na ano. Ang sikreto po sa pagpapalutong ng lechon, kailangan po makuha niyo po yung tamang init talaga ng baga niya. At pagka yung iwasan po natin yung pag lumulog po yung balat niya, tusukin po natin para hindi siya mabiyak nang maiwasan ng pagkunat ng balat. Ako naman, katakam-takam, very exciting. Sana nga po matapos na po itong pandemya, sir, para makabawi na po kayo sa inyong negosyo. Panghuli na lang, sir, ha? Ano po ang mensahe niyo sa ating mga manonood this morning? Mensahe ko po ay kahit ano pong hirap ng buhay, ang tatandaan po natin, huwag po tayo manlalamot sa kapwa natin. At lagi po tayong magdasal. At lagi tayong gagabayan ng pong lumikha sa ating pang-araw-araw pong buhay. Oh, I agree po yan. Gusto ko po yan. Kahit gaano kahirap ang buhay, huwag man lalamang sa kapwa. Maraming salamat po, Sir Jun. Ingat po kayo at God bless! Maraming po salamat.